Kumusta na mga kadadis? Nagbabalik na naman. I-update ko kayo ngayon sa tanim ni Kuya. Kasi lagpas isang buwan na nakalipas eh. Ito na ngayon ang itsura ng tinanim ni Kuya. Ayan na oh. Halos nasa dibdib ko na yung palay. Ibiro mo oh. Ang bilis nung araw. Buwan lang ang pagitan. Ito na ngayon ang itsura. Grabe, sobrang mag-alaga si Kuya. Kuya Miranda. Ayan o. Oh. Magdaling niya o. Oh. Ayan, ipapashare ko muna kayo. Biro mo halos. Balikat ko na yung palay. Grabe. Ayan si Kuya. Ang... Ngayon ulit kami nagkita. Kuya, umabot kuya ng 118 views natin ah. Oo. Yan. Hindi, natutuwa sila sa mga nangyayari dahil unang-una, nasa ibang bansa sila, gusto nila yung ganitong content yung nasa palay. Oo, para hindi daw sila ma-homesick. Ito na ngayon, oh. Bali, kuya, mga ilang buwan pa to bago, yan, oh. Bago... Yan. Agas sa araw tayo. Agas na late tayo, eh. Sabi ni kuya, October, aanihin na raw to. Sa katapusan October. O, buntis na raw, eh. May dinatago pa. Yan. 25 sa ataw na to. Oh. Shoutout ka muna kuya. Mag-agis na rin tayo eh. Shoutout muna kuya Miranda. Hello po. Magandang umaga po sa lahat ng manunood. Ito po ang buhay magsasaka. Ayun. Lagi po pinag-alala ng palay. Hindi, masakit. Laging bis at tatlong bomba na lang. Oo. Bago pagka sumataw para maganda yung o bubomba yung paraw. Sana lang kasi na may ayun matutuwa naman ako sa parang natawa pagod ay ibig sabihin natapos pagod pala pasensya na. Oo. Yun talaga nagtatarba ako eh. Ika nga sa hirap tapos pagka natapos na yung hirap saya ka na kasi pagod tapos na yung paghihirap kaya nga eh kuya depende pa sa lupa to kung bakit magaganda tubo ng tinanim yung palay nakatimingan lang siya pag bigay ng pakata ng tubig kaya makakapag-anak siya. Oh. Tsaka napansin ko kuya parang wala siyang mga damo. Dati yung mga natanim dati dito, yung nakikita ko sa ibang mga palay, may mga damo sila. May naliligaw na damo. Pati ito parang purong ano talaga to. Magpaganda pagkaalaga ba nito? Hindi naman. Bago itanim niya kasi, napansin ko may mga damo-damo siya. Yung ipagkaningan eh. Oh. Yung nakita ko sa kanyang panggagalingan, may mga damo-damo. Ginomba ko na. Kaya nung nilipat yan, wala nang nabuhay na damo. Kasi namatay na yung bago po. Yung pinagpundaan. Oo, pinagpundaan. So, sa mga siya pinunda, siyempre maraklayo ko sa siya. Alam mo yun, bubumbahin mo na pa. Hindi ba, dati naman sabi ko sa'yo, kahit tapos na may damo. Kaya pag araw bubumbahin mo na damo. Parang ganito rin yun. Kung sakaling nagkadamo yan, bubumbahin mo. Eh, wala naman damo na dahil hindi pagkalim. Kaya pala, ayan mga kadadis, mga taga OFW dyan ha, nakakuha kayo ng idea. Kasi hindi naman lahat naman nagtatanim ng palay, minsan nape-perfect nila yung tanim nila. Minsan kasi may mga damong ligaw na naliligaw nga, kaya nga damong ligaw eh. Eh itong nakita ko na tinanim ni Kuya Miranda, kita nyo naman no, oh, halos walang naligaw eh. Kaya lang kung ito yung aksit. Ha? Aksit na... Ayop.
Ano bang kuya? Sa buntis na may lalabasan ng mga pabungas. Hindi ba naiwasan ba yan, kuya, yung mga ganyan? Bilang magsasaka? Normal ba na magkaroon talaga ng mga ganyan? No, depende sa kung paano mo siya nilagaan. Pagka hindi at maganda yung pagkakaalaga mo, masakit din siya. Napansin ko, tasabahan nila, oh. Depende rin yung tataba. Kasi ano yan, kung pinakin niya para maalis yung niya, kasi nilalagyan din mapakabayan, mapangpalaki mo. Tapos yung mapahaba ng ugat para makikilip mo. Sabi ko nga kay Conchel, sabi ko, iba-iba naman ang ibigay mo. Pataba. Kasi pagka kasi nung una, ibang pataba. Tapos ang pangalawa, iba naman. Para pa yung inilambing-lambing dito sa sabi ko po yan, walang iniwan po yan sa pagkain. Kung lagi yan lang kinakain mo, siyempre yung magsasawa ka, mabakamat ka ng kainin. Pero hindi ito ba magkakalay? Kaya yung lagi ibibigay mo, hindi na sa ganap. Kuya, baka may magtanong kuya yung sinasabi mo pataba ngayon, nasa pataba tayo ngayon. Ano bang iba't ibang klase ng pataba para maging maganda yung pagtubo ng palay? Kasi sinabi nyo, di ba, hindi lang isang pataba ang dapat ilagay dyan, no? Yun nga, paiba-iba naman. Para naman, kapag sa tao, yung kung lagi lang ang ulam mo'y gulay, siyempre yung magsasawa din. Kailangan din ng karne, ganon. Oo, paiba-iba lang. Kombinasyon, depende kung anong klase yung lupa mo na pinamnan. Tapos, yung mga binibilang yan na araw bago mo ilagay. Para malagyan ulit ng pataba. Okay. Kasi yung mga pataba ngayon, marami silang labas na ngayon. Kaya lang halos yun din ang bita, no? Nag-iba-iba lang ang pangalan. Okay. Bali kuya, tuwag-tuwa ngayon sa nakikita mong sinali mong bali. Kasi minsan napanood ko yung vlog mo sa Facebook na pinapakita mo yung sinali mong ang ganda niyang panorin. So, sabi na yun. Kapasalamat ako sa Panginoon Diyos. Kasi yan, pagkasal ko. Kung hindi sa kanya, hindi gan maging ganyan. Tapos, pinaluan natin ng sipag sa diskarte. Alam, papasalamat ka ba kuya? Walang dumating na matinding bagyo kayo sa lugar natin sa Bulacan. Bayan ang kinakatakot sa mga magsasaka. Okay lang yung mga mahinang traffic kapag-plat ay mga malamang atayong na kung pinarapan ay may manatihan chimpos yung mga pansitaw pag binomba mo yun sa gulay dalawang araw lang pwede mo nang harbisit para may gusto at makain ay yun ang itinabomba kaya hindi ka ganyan ayun. Pero kung yung ibinomba dyan yung mga sige, oo. Paano mga kadadis? Salamat nga pala kay Kuya Miranda Hubito. Shoutout nga pala kay Konsi Richard Ortega. Yan. Nagpapagawa pala si. Sige po. Yan mga kadadi, na-interview na po natin si Kuya Miranda na ganito pala talaga ang buhay ng magsasaka. Hindi lang basta-basta natatapos ito sa pagtatanim. Kumbaga, meron din pala itong mga abono na nilalagay na iba't ibang klase ng abono. Hindi lang isa abono yung dapat niyang nilalagay, mga kadadi. Maraming mga virus yan. Yun. Ito ang itsura ngayon, ang ganda mga kadadis. Ito, iikot ko sa inyo kung gano'ng maganda. Nagmamadali si Kuya Miranda kasi marami pa siyang mga dapat gawin eh. Yan. Diba, ang ganda mga kadadis? Paano, hanggang dito na lang po mga kadadis. At least na-update ko kayo kung ano na ngayon ang tubo ng palay na
na binidyo ko ngayon. Nahigit isang buwan na to eh. Pero ito na kagad ang kinalabas, halos mga nasa siguro, nasa 3 feet na siguro to. Yan. Ganong kalupit yung ano dito. Ano, hanggang dito na lang po mga kadadis. Maraming salamat po. Okay.